Napakarami ng mga pagbabago ang iginuhit sa atin ng panahon, sa ating pananamit, pagsasalita at pakikisalamuha sa kapwa. Sadya nga yatang makapangyarihan ang mga pagbabagong dala ng makabagong panahon sa atin, pati ang pamumuhay ng bawat tao ay nagagawang baguhin at pag-ibayuhin. Ngunit sa gitna ng mga nangyayaring ito, mayroon pa kayang iilan ang tumatahak at naglalakad pa rin sa kinagisnang buhay. Sila kaya ay masasabi nating na pag-iwanan na ng panahon o sadyang pinili lamang na mabuhay batay sa kanilang nakagisnan. Tara at samahan niyo kami sa aming pag-akyat sa Sitio Tarik. Minabuti naming pumunta sa isang lugar na kung tawagin ay Sitio Tarik. Doon ay naninirahan at namamahay ang ilan sa mga kapatid nating mga Aitas. Halos 2 oras ang biyahe namin mula sa siyudad patungo sa Sitio Tarik. Lulan ng isang tricycle, tinahak namin ang mga matatarik na taan patungo sa bulubunduging lugar ng mga kapatid nating mga Aitas. Sa gitna ng aming paglalakbay, nasalubong at nakasabay namin sa daan ang mga batang Aitas. Naglalakad at tila patungo sa paaralan. Minabuti namin silang sundan habang bakas sa kanilang mga mukha ang tuwa at walang kapagurang mga ngiti habang sila ay magkasama sa paglalakad. Anong grade nyo na? Grade 5 ka na? Anong pangalan mo? Jasper. Mataas ba yung mga grades mo? Na? Okay lang. Wala silang mga sasakyan o di kaya'y mga service vehicles na kung tawagin natin sa kapatagan. May sugat. Tanging ang kanilang mga paalamang ang kanilang katuwang. Kailangan ka nga magchinelas eh. At kanilang mga sasakyan patungo sa paaralan. Akit may bulan na masala karinbikit kata e nakatumako ako naman gagana ka uling balo ko malang bingin ikikit ka ta kinlala limbulan na masala. Nakarating kami sa Villa Maria Integrated School at dito ay dinatnan namin si Ma'am Claudette Yuson, isang volunteer teacher ng Archdiocese ng San Fernando. 15 years na ako kaya. Pero, lakang sumakatap na ako, diba? Yung Ma'am Michelle, ang poya ako, volunteer kami kay ni King Archdiocese. Kanito, alayang teacher ini, kukuha kami mong teacher San Beda. O nang tigwa 1 year lamang mag-volunteer, potang the following year, magkasakit kami. So, we decided na dahil mag-obra na kaya man kay Archdiocese, Kenny, as a volunteer, kaya ang foundation ng Monsignor Pangilinan, mag-take kong methods, units, kaya teaching para maaturo, para tinang mag-permanent na, eh na kami, nukarin po kong volunteer. So, ang aking may regulyo, ang aking talagang sinopa na nening DepEd niya, at may ka integrated school kami. Kapilan niya po may gumpi sa wari? After na nang pinatubo.
Eruption? Eruption. Mm-hmm. Elementary pa nito. Tapos by the year 2004, may put up ng secondary school yung Monsignor. Kaya, ika school ko. School ke ni, aliyah ke ni. Kasi palengki ay ni, hospital ay ni. Aliyah makanyan. Ngayon niya mo bala mo may set up school. Yung dating school, kaya tayo pa king Diyos. It is 3 mountains away from here. So, tapos, sa niya mo mag-erapin pinatubo at niresettle nung Monsignor Kenny Reng Aita, kaya mo bebading school. Tapos, ang kaking maging yung medina niyang high school. Pero tapong grade 11 to 12, alala pang offer kayo nun eh. Mag-offer kami rin. Para kasi rin ay taeno tako. Kasi pag emula in-offeran kayo imposible ng makapag-college lang. Kasi, di ba, ikaw makapag-college nung yakadumada nila doon yung 12. So, kayo ni Denning, bakanting loting ay ni Karen Day put up itang building para kaya tang grade 11 and 12. Housekeeping, household services yung o-offer ni. Mag-technical book kaya kasi. Kasi yun na pwedeng kakadeng. Kinlala limbulan na masama. Akit meing bulan na masala, karinigit kita, e nakatumago. Sa kabila ng nababakas na kahirapan sa buhay ng ating mga kapatid na Aitas, pag-aaral at edukasyon pa rin ang isa sa pinaka-inaasahan nila at magbibigay sa kanila ng pag-asa. Sa pag-aaral, nakakaaninag sila ng liwanag. Sa edukasyon, nakakakita sila ng pag-asa. Sulat ng kahit pangalan lang. So, sa literacy sa mga magulang? Yun lang ang hinihiling namin dito. Kasi sa katunayan niya, pagdating sa bayan, pag hindi ka gaano magsulat ng pangalan, hindi ka pwedeng bumoto. Hindi. Yung makapagtrabaho talaga. Kasi sa bayan ngayon ang hinahanap nila. Kumbawa, gusto kong mahabol ng kagawad, eh hindi ako makasulat ng pangalan. Hindi ako pwedeng maghahabol ng kagawad dahil hindi pwede doon yung tamat lang. Yun lang ang hinihiling ng nanay. Sa pamamagitan ng edukasyon, uusbong ang kanilang mga pangarap na kanilang bubuuin at payayabungin upang tuluyan silang makabangon sa hirap. Mga pangarap na hindi lamang para sa kanilang mga sarili, kundi para rin sa iba. Ay, gusto mong maging teacher dahil? Ano, gusto ko magturo sa pag-aaral. Gusto mong magturo sa pag-aaral, ganun? Gusto mong makapagturo? Anong gusto mong maging pagkalaki mo? Doktor. Bakit? Police. Police? Nawat buli na yung police. Makatulong sa mga parents mo. Opo, tsaka sa nahihirapan. Nahihirapan na yun. So ito pong kaida po ding Aita na ang kultura da po. Makananong pong aliwa aking kultura, aking kapatagan po. Yung kultura ni Ken Bundok, kaya kanina. Noong imbis sabihan mo yung kultura Ken Bundok, makabayang proseso yung kultura ni Ken Bundok. Ene kaya tiki yung kultura ni baba. Kasi, yung nga babalo kumupurg yung kultura, itang kwento na naning kakong pengari. Pero yung talagang, maalala makultura, maalala niya talaga yung kultura. Ang perak mi,
bayo ya magagamit yung tradisyon mi kentera nung ating okasyon. So every okasyon mo po yung teterak? Eh na may tambasta-basta, teterak na kami teteraking alang okasyon. Okasyon. Tinitayin kaya kami yung tradisyon ngayon ng panangking kultura. Kapag mag-asawa marami, inyong kultura, minunang ng kultura na ning panahon kanita kare minunong eh. Dempe nga rin lang sabi. Mikapuri la rin yung dempe nga rin. Yung anak kanita naman, makanyang kay ba't kanita pisabiyan na lang. Dempe nga rin, mikapuri la lang. Yung anak na yung kanita, yung anak na yung mikapuri la lang. Pero, alang kasal kanita. Na ano pong edad na kay? Ating mga 15, mga 12, mga kanita. Kanita minunang panahon. Maaring naiiba man ang kanilang kultura, iisa pa rin ang kanilang hangarin, pakikiisa at pagkakaisa. Akit meing bulan na masala karinbikit kata e nakatumapo. Sa simpleng kabuhayan, na idaraos nila ang kanilang araw-araw na masayang pamumuhay. Sa masayang pamumuhay, nabubuklod ang isang matibay na pagsasamahan. Sa matibay na samahan, nabubuo ang isang pamilya. Isang pamilya na handang dumamay para sa ikabubuti ng bawat isa. Yung sa amin dito. Pero minsan po, kahit nagtatanim ng gawin, minsan po. Pleasure ako nung. Ay, ramaman. Pag hindi po, anihan. Anihan. Tapos, tulad po nun, nung di oras ng anihan, ano yung alternate o yung ibang pamumuhay niya? Puso ng saging. Ah, puso ng saging. So maraming puso ng saging dito? Tapos nag-uling. Ipakit mo kaya nag-uso din. Nag-uuling din po ka? Puso. Puso! Tamak niya, personal at puso. Pag wala po ano, anihan na ano, halimbawa, papaya, saging. Tapos, nakakaranas po kami naman yung santag ko. Saan niyo po dinadala yung mga naanin niyo? May pumunta sa sakadora po. Ah, may sakadora talaga. Pero minsan naman, binabarat naman po ano. Ayun, yung ganyan na puso. Puso saging. Sa buhay dito. Kaya po, minsan po binabarat. Mga magkano po yan kinukuha? Ano lang po, 4 yung ano isang kilo. Kasi pa niyo rin. 4 isang kilo? Hindi ka magbisa ng ganito, walang kakainin niya. Ang kulang dito, yung walang ganong nag-medical mission dito sa amin. Medical mission po. Oh. So, kulang po ng mga gamot, no? Oh. Usually, ano po yung mga gamot na kailangan nyo? Maraming nagkakasakit. Ano ba, alaksan? Kasi kailangan pala yung alaksan kasi mahilig po kami Yosef. Sa bundok. Alaksan? Alaksan, Yosef. Ipermine. Ipermine. Mayroon po kasi bumagay sa bayan. Sore ice dito. Sore ice, uso po yung sore ice dito. Sa ating pagbisita sa Sitio Tarik, nagkaroon tayo ng mga bagong kaalaman tungkol sa mga kapatid nating mga Aitas. Sa pagpapahalaga nito sa edukasyon, nagkaroon sila ng kamulatan tungkol sa mga nangyayari sa ating lipunan. Naging bukas ang kanilang mga isipan at mga puso. Sa mga pagbabagong iguguhit ng makabagong panahon. Kahit marami pa rin ang mga pangangailangan dapat tugunan at tustusan, darating din ang panahon na sila ay tuluyan ng makakasabay at makakaagapay sa pagbabagong ito pagdating ng tamang panahon. Anong course mo? Edok. Ah, okay. Anong year ka na? Third year. Saan ka nag-aaral? Sa Dabsu. Sino nagsusupport sa'yo? Mayor. Ah, naka-scholar ka, no? Tapos, yung trabaho ng mga magulang mo. Ano? Sa farm, nagtatanim sila. So, kung sakaling makatapos kang kurso mo,
Saan mo gustong magturo? Dito rin. Okay. Akit ngayong bulan na masala ka rin wikit kata e nakatumabot e na po naman migagana ka huling balo kung balang begin wikikit kata king lalang ning bulan amasala uling balu kung balang bengin ikikit kata kilalam ning bulan amasala. Parati mo sang tandanan muran man at chung